Good morning, dwarf coconut farmers, at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Napaka-unique po ng panahon ngayon, ano? Kasi April na at may bagyo dito sa Mindanao. Four years ago po, yung area dito, lakatan po kasi yung tanim, no? Lakatan po yung tanim namin dito at ayun po, sample, may naiwan pa doon, ano? Ayan. So may monitoring kami ng weather pattern dito sa area. And usually, by April, the whole month, papuntang May, wala po yung ulan na binubuhos dito. So napaka-unique po ng pangyayari. No? This is the first time at least for 5 years na April ay ganito yung panahon. Ayan, parang mamaya-maya uulan ulit, no? At dahil dyan, basang-basa yung lupa. No? Kita nyo, basa yan. No? So, balik tayo dito sa ating dinodocument na mga niyog. Ano? Dahil nakapagtanim na tayo, no? Nagawa na natin yung mga videos na ginawa natin before, no? Including yung mulching, yung healing up, yung paglagay ng depensa sa rats, no? Yung paglagay ng puradan para sa insekto. Ang mga activity sa susunod na mga weeks and months dito sa area will be repetitive na po. Paulit-ulit na lang. No? Maintenance na lang po yung gagawin natin. I-divide po natin yan sa apat na topic every week. Ayan, uulan na po talaga maya-maya. Dumidilim na. Apat na topic po ano? Every week. No? First is yung check-up na gagawin natin sa ating tanim. And then yung round weeding, no? Yan yung magiging activity namin ni Tatay. At doon si Tatay yung nagtatrabaho na, no? Yan yung magiging activity natin for the week, for this week, no, sa video natin. And then next topic natin will be fertilization, no? Kasi dito ang gagawin natin, although may recommended na na pag-aabono na binigay si PCA, no? PCA na nga yung nagbigay, ano? Dito para sa channel natin, maglalakad lang tayo, no? Every month tayo mag-abono, okay? Monthly yung gagawin natin na schedule ng abono. And then, ang gagawin natin, based dun sa recommended rate ng abono sa taas ng, o sa edad ng niyog na itinanim, i-divide natin yon, no? Kasi yung reason natin, pag sobrang dami ring abono, hindi naman kayang kainin ni niyog, no? So this is almost experimentation, ano? And then yung third topic natin will be insect pest management, no? Insect pest management. So every month, mayroon tayong isang linggo na ang focus natin is titingnan kung may insekto ba dito, and then mag-a-apply tayo ng insecticide. Okay? And then of course, lastly, gagawin natin kasi papunta na ng April na, pero ganito yung laging umuulan, mabilis yung tubo ng damo sa paligid. Ayan, makita nyo, wala na. Hindi nyo na nakikita yung niyog dyan. So, the fourth na topic natin for the fourth week will be general cleaning, no? Yung paglilinis sa area. That would include line weeding and maybe pagputol na lang talaga ng mga damo sa paligid. Kasi papunta na rin ng Mayo, and usually May, June, pag onset ng ulan-ulan dito sa amin, doon din yung time na dumadami yung mga daga. So, pag hindi malinis yung area mo at na-timing sa pagdami ng daga, magkakaproblema po tayo. No? Baka aatakihin ng daga yung ating mga niyog. Okay? So, ngayon, ang ginagawa namin as part of the topic natin is si Tatay, andun, ano? Nagra-round weed si Tatay dito, no? Round weeding, okay? So basically, round weeding, ulitin natin, na-topic na natin to, yung 1 meter radius nililinisan natin. As much as possible, walang damo, no? May naiwan pa si Tatay, no? Ayan, mga ganito, no? So at this stage, kasi weekly kayong, or weekly akong pumupunta sa area, maliit na lang yung damo, no? So mas madali na lang siyang i-manage. Okay? No? Ito lang naman ang tatanggalin nyo. And then yung dito na area, kasi may mulching nga tayong nilagay,
hindi natututubuan ng damo dito. No? Kung tutubo man, mas madali na siyang i-control. Okay? No? So yan yung ginagawa natin dito. Now, itong maintenance na lang kasi ito eh. No? Nag-mini-maintain na lang natin yung ating inalagaang niyog, no, sa edad niya. So round weeding and then pagtatanggal ng mga damo dun sa puno. No? If you look at the niyog na nandito, kung saan nag-ground weed din si tatay, ganun din, no? May naiwan lang, si tatay talaga, no? Pero yun yung goal. At least yung 1 meter area na reduce, malinis. And then dahil may mulching dito, as much as possible, pag may makita kayong mga damo, tanggalin nyo na. No? Huwag nyo nang bigyan ng chance na tumubo. So malinis yung area dito. No? Now, paulit-ulit to na activity. At matagal to kasi matagal yung nyug, di ba? Pero, ganun po kasi talaga yung kailangan na gawin, no? At yung mindset na lang is, yung ginagawa natin dito, eh parang pagtututbrush po. Pagsisipilyo ng ngipin. No? Pag tayo yung nagsisipilyo ng ngipin, either 3 times a day or 2 times a day, hindi naman natin ini-expect na after natin mag-toothbrush, eh okay na lahat. Pero daily natin ginagawa, routine yung paggawa natin ng activity para po eh maging healthy yung ngipin natin. No? At hindi magkakaroon ng cavities, no? Hindi masisira. The same logic po rin dito, no? At this stage, naka-healing up na tayo, naka-round weed na tayo, nag-i-insecticide na tayo, wala ka nang makitang sakit eh. No? Healthy na yung nyog. So, ang mangyayari na lang, maintenance na lang na routine. No? Paulit-ulit na lang na activity. Okay? So, yan. Linis. After ng linis, abono. So, yung abono natin will depend on the availability ng ulan. No? Kasi yun yung tinatarget natin. Rain-fed kasi yung area natin. So, as much as possible, when it rains, doon tayo maglalagay ng abono. So monthly yung gagawin natin, no? And then general cleaning gagawin natin din yan, no, later on. And what else? Insect pest control. So sa insect pest natin, kasi nagpufura dan tayo, ayan, wala kang makitang insekto. Now pwede namang foliar spray. Lagi kong sinasabi pwedeng foliar spray, no. Furadan lang ginamit ko kasi alam ko na yung base experience ko sa saging, no, sa lakatan, mas matagal yung epekto ng furadan, no, sa halaman. Na pag nilagyan mo ng furadan yung halaman, talagang, no, bungee tap kasi yung problema sa lakatan, no. So pag may furadan yan, talagang epektibo siya na i-prevent yung mga insekto sa puno. So nag-furadan ako. Pero pwede na bang foliar na insecticide gaya ng cypermethrin na chemical or malatayon? Okay? So, yung ease lang kasi, mas madaling maghulog ng insecticide pag furadan yung gamit. Whereas kung mag-spray ka, tapos kita nyo naman yung area namin dito, ang hirap kasi rolling, eh, mas challenge yun, no? So, kailangan din nating maging practical, no? Kahit papano. Of course, very risky yung furadan, no? Mayroong risk factor, no? But of course, mayroon din tayong care na ginagawa para ma-lessen yung exposure natin sa lason. Okay, so maintenance na lang yung ginagawa natin dito. Matagal po ito. No? Halos wala kayong nakikitang changes sa niyog, no? For the past 3 months. Pero I'm pretty much sure, no? Sure na sure ako na yung ugat nito sa baba, no? Medyo malawak na. And then, panahon na lang ang kulang nito. Pag mag-onset ng rainy season, yung talagang sunod-sunod yung ulan, eh talagang bibilis yung tubo nito, lalo na pag maglalagay tayo ng abono. Okay? So, yun, no? For the next few months, hanggang lumaki yung nyug, maintenance na lang, no? Mag-iiba-iba lang yung topic natin. Depende sa dami ng abono na ilalagay natin, and then sa mga problems na ma-encounter natin along the way. Pero basically, apat na topic na lang yung pag-uusapan natin for every month for the next few or for the next months, no? That would be ito, yung round weeding,
And then yung cleaning sa puno, that will be first. Second will be fertilization. No? Pwede nating i-move yung schedule ng fertilization depending sa ulan. And then the third topic will be yung insect pest control. No? Titingnan natin kung may insekto. And then lastly, yung general cleaning ng area. Ayan, hindi pa tayo makakapag-general cleaning ngayon. So yan. So si tatay, nililinisan niya na. Madali lang mag-ground weed. Kasi na-maintain na tong bilog na to eh. No? So hindi mahirap. Yan yung advantage pag, ayan, may lakatan pa. Yan yung advantage pag repetitive yung ginagawa natin. Paulit-ulit. So pag paulit-ulit natin ginagawa, pagbalikan natin ulit, mas madali na. No? Hindi na masyadong mahirap. Okay? So yun, medyo masukal tingnan, pero ganyan yung itsura ng area niyan dyan sa baba. Malinis. No? Walang damo. Yung radius niya malinis. No? Mas madaling mag-inspect. So yun lang, kasi uulan na naman, baka mabasa yung cellphone ko. Maraming salamat po sa panonood. And remember, matagal po to. Itong activity na pagtanim ng nyog, kahit pa dwarf, no? Matagal po. At halos wala po tayong nakikitang changes dito sa ating nyog. But eventually, kung paulit-ulit natin gawin, i-document natin, I'm sure ma-observe natin kung ano yung pagbabago na mangyayari at improvement na mangyayari dito sa ating nyog. So ayan. May bagyo po. Salamat po sa panonood and enjoy farming po.